magandang hapon. Today is Saturday. Ayan. So, bali, continue yung ating painting works. Ito nga po, yung ating roofing. Meron na po siyang bulkasil before pa. Ayan. So, meron lang po mga konting nakaangat na kailangan naming i-rebit. Ayan. Tapos, lagyan ulit ng bulkasil. Then, ayun. According kay Ray, lagyan daw po ng yung bulkasil, pahiran din po ng Sista waterproofing. Ayan. Maganda po kasi ang Sista waterproofing sa totoo lang. So, update tayo. Ikot-ikot ako. So, yung ating ano, tawag dito yung ating pinaka deco stone ni Lumina. Okay na siya. O, napinturahan na lahat ni Kuya Joseph. Meron lang tayong nakaharang dito na nahagdanan. Ayan, okay na. Saktong-sakto lang po yung pagka-red niya. Hindi siya ganun ka-light. Ayan. Yung isa pala, hindi pa siya napinturahan. So, pasok tayo dito sa isang unit. Ayan po. So, ito, hindi pa siya napinturahan kasi sabi ni Ray, unahin mo na yung roofing gawa ng baka umulan na para kahit paano. Mas maganda po kasi magpintura ng ganito. Yung timing lang na hindi siya sobrang tirik yung araw. Actually, anong oras pa lang ba? Siguro mga 2 PM, mga ganon. Pinapriority po ni Ray yung exterior gawa ng baka po magtag-ulan na. So, ayan, mapinturahan na yung ating roofing at the same time, madoblehan po ng waterproofing. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi pa natuloy yung ating pintura dito sa labas. So, bali, ito po yung ating 9, napinturahan na rin po siya. Ayan. So, bali, ang hinihintay na lang po dito yung ating fluted panels, yung tiberak, at saka yung ating cabinets. Gumagawa po kasi si Ray sa phase 5 ng cabinet. So, tatapusin lang po namin yung kitchen cabinet doon. Tapos, dito na po siya sunod na gagawa naman. Ayan po. So, itong part na lang po ang hindi pa natapos. Itong part na to. Ayan, ito. Tapos yung mga kornisa. Si Ray na po ang bahalang kumasa dyan. So, yung ating lababo pala, napansin ko, nandito na rin po siya, naka-installed na. Ayan. So, si Ray na lang din po ang bahala. Ayan po siya. Ganda siya malalim. I think nasa 50, nasa 60 yata to. 60 centimeter po ata. 65 na ganon. So, mas maganda po yung medyo malalim. Ayan. So, ito nakapatong lang po ito. Si Ray na po ang bahalang maglagay ng silicone. Hindi po kasi alam ni Kuya Joanne yun. Ayan po. So, sa tagal po ng, sa mapo 4 years na po ang Ray House Makeover, mas prepared po namin yung pinapatong na lang po yung ating sink. Kasi, yun nga, salong-salo talaga siya. Ayan. Si Ray niya lang po maglalagay ng silicone sealant dyan. Ayan po. Na black-black po ang lalagay natin dyan. So, ayan. Yung ating CR, okay na. Mga accessories na lang ang kulang. Tapos, nalagyan na rin po yata ng tile grout. Ito wala pa. Siguro yung second nalagyan na. So, na-install na rin po yung ating mga glass door. Hindi po ako familiar dun sa mga klase o type po ng mga ganitong klaseng mga pinto, mga glass. Yun na, glass door na lang po ang tawag ko. Ayan, French type door. Okay na rin po siya. Dito po okay na rin. So, ayan, napinturahan na rin nila. Nakahang lang siya. Ayan. So, bali, ito po, papalagyan din, papapahiran din po ito ng sealer. Ayan. Unahin muna natin yung roofing. Tapos, lilinisan. Lilinisan yung mga ceiling. Ayan.
So, itong third unit, wala pang tile grout. Ayan, inuna muna nila yung ano. Ito po yung lot 9. Ayan. Punta tayo sa... Doon nga po pala sa nagtatanong kung ano daw kulay ng baseboard. Ito po yun, oh. Saddle brown. Saddle brown po siya. Ayan. Kaya nandito po yan. Kasi dito siya nagpipintura. Pagdating po sa second, sa lot 10, ito po yung gitna. Pinturado na po ito. Ayan. Ang ganda, o, diba? So, kinukuha ni ma'am kung anong name daw nung pintura na to. Hanapin ko dun sa lalagyan. So, ito, pwede na rin po namin itong lagyan ng sealer. Ayan, yung katulad po nito. Yung sealer naman po, ganito. Portress Diamond Seal. Ayan, solvent sealer po siya. Wet look sealer. Yung po yung nilalagay namin. So, pag pinahiram po ito ng sealer, mas ma-emphasize yung kanyang pagka-deco stone. Diba? Kasi pintura lang po ito, eh. Ayan. So, yun na lang ang lalagyan natin. Ay, dito pala si Bayang. At dito pala si Bayang. Sa second, sa first, tapos ka na mag-tile grout sa first. Second ka na. So, third. Yun. So, kasi napansin ko po doon sa lot 9 o sa third unit is ano, hindi pa siya naka-tile grout. Kaya, dito pala si Bayang. Yan. Pinturado na rin po ito. Ayan po, oh. Saktong-sakto po yung color combination. Alam niyo yun? May brown, may white, yellow, tapos dark brown. Ayan. O, diba? Tapos yung ating tiles is beige. Parang beige po siya. Hindi po siya white. Ayan, no? So, again, dito po sa second unit, ang kulang na lang din po yung ating... woodworks, tsaka yung ating fluted panels dito, tsaka yung mga cornisa na lang. Then, accessories. Tapos, naka-installed na rin po, ay, hindi pa siya naka-installed. Kumbaga, nakat pa lang po pala yung lalagyan ng ating sink. Ayan, hindi ko lang siya mabuhat. So, si Rina po ang bahalang mag-installed nito, maglagay ng sealan. Ayan po. So, bali si Bayaw is naglalagay po siya ng tile grout. Unti-unti na. Medyo matrabaho rin po talaga yung sa paglalagay ng tile grout. Lalo na kung ang surface is yung may mga ganito-ganito po. Kailangan mo talagang yung tile grout is pahiran. Punasan agad. So, ito po, yung pintura po natin dito is second coating na to. Pero pag tinan over pa po namin sa may-ari, yung mapapansin po namin manipis tsaka nadumihan, i-retouch po namin yun ulit. Madali na lang naman po makita yun, eh. Yan. So, kompleto na rin po tayo sa mga glasswork. Ito po yung ating second bathroom. Ayan, no? Okay na siya. Once na na-assemble na po ni Ray yung ating mga cabinets dito at na-install na agad, papasukan na po agad yon ng pintor. Ayan. Good thing na yung pintor natin is magiging available na kasi sa mga susunod na projects namin is hindi pa na... Yung iba kasi walang pintura, eh. Kaya, ayun, pwede namin dito silang i-full portion dalawa namin pintor. Ayan po. So, as you can see, malinis na. Ayan. Actually, yung instruction ni Ray is i-tile grout na, then linisan na rin. Ayan po. So, ang ganda. Sliding po ito na French type din po ata. Sorry, hindi talaga ako familiar sa mga glasswork. Ayan. Kaya habang tawag ko glasswork, 'di ba? Kasi
Ayun na lang, short na lang yun kasi hindi ko talaga alam eh. Actually, mas gusto ko talaga umulan ng malakas. Yung kasi, duty po sa mga dati namin projects, mas gusto ko talaga bago namin i-turn over yung isang unit, umulan ng malakas para po ma-check po talaga namin yung roofing. Kasi napaka-importante po ng roofing. Kahit anong ganda po ng renovation, kung may leaks yan, parang unsad, di ba? So ako, kami, hindi lang po kami basta gawa lang. Kailangan din po talaga namin i-secured yung ating roofing dito, di ba? Lalo na row house, ayan. Yun ang pinaka-concern namin mag-asawa. Kasi syempre, first time, second time namin magkaroon ng project na row house. So, hindi namin paalam yung mga sakit. Pero syempre, common or given yung mga leaks. Ayan po. So, bali, ito po, matagal na po namin ito na waterproofing. Then, pinadoblehan po ulit ni Ray. Tapos, pinapahiram po ng Sista waterproofing. Since, meron pa naman. So, dito po sa kabila. Ayan, oh. Dito po muna namin nilagay yung iba pang mga materyales. So, eto, meron na rin po siyang pintura. Sila na lang ang kulang niyan. Asa na ba yung pintura na yun? Eto yung pintura na ang tawag sa kanya is semi-gloss. Anong pangalan? Bakit walang nakalagay na pangalan? Bakit ganun? Char? Ay, eto! Ito pala yung pangalan. Sa kabila, wala. Sa kabila, wala. Ayan o, sa kabila, wala. Ito pala. Ayan o. Ma'am, ito po yung pangalan niya o. Brunate? Ano yung brunate? Ayan o, brunate po ang nakalagay dito. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Picture lang ko ulit para dalawa. So, bali, ito po yung lot 11. Ayan. Tatlong unit po kasi to. 9, 10, 11. So, ito is pinturado na rin po siya. Andito na po namin nilagay lahat ng mga pintura na gagamitin pa. Yung iba na gagamitin pang materyales. Ito po yung marine woods na gagawin naming kitchen cabinets. Ayan. So, ito po, same lang. Nabutasan na rin po yung para sa lababo. Nakapatong na yung ating single tub po dyan. Ayan po siya. Tapos, ito po yung mga gagamitin natin sa dito po, fruited panels. Ayan na. So, lahat po ng mga accessories, materyales, andito po sa isang unit na namin inipon. Ayan po. Andito po yung mga accessories, mga ilaw-ilaw. Ayan. Mga grout, PVC. So, andun po sila sa taas. Si Kuya Joseph, tsaka si Limwell. Ayan, picture. Picture din po. Tapos nga po pala, gumawa po pala kami dito ng cabinets. Suggestion po ng may-ari is pahiram po ng solignum. Ayan. Yung kahoy po. Bago applyan din ng pintura. So, let's see. Panibagong kaalaman naman po to sa pagdating po sa paggawa ng cabinets. Ayan. So, ito na lang po. Madali na lang po yan. Si Ray, gamay na gamay na po niya. Lalo na, meron naman siyang gamit. Yung ating table saw. So, pupunta rin po ako sa Phase 5 para mag-update doon kung ano na po yung kaganapan sa ating cabinets doon. Kung matatapos na. Kasi plan ko na dito naman po si Ray, mag-start na rin po siya ng cabinets. Para matapos na rin namin. Ayan, konti na lang tapos na. Yung pag-i-install po pala ng mga accessories, kay Ray po talaga yan naka-assign, gawa nang siya lang din po yung nakakaalam niyan. Ayaw na namin ipahawak sa iba kasi kung nagkaroon ng problema, si Ray po kasi magagawa niya ng paraan. Ayan. So, madali lang po yan sa kanya. I-ready na po namin yan. Paunti-unti, may i-install po namin yan.
So, konti na lang. Ayan, ang ganda ng pagkapula niya. Hindi ko lang siya ma-picture ng, or ma-video ng maayos gawa ng ito nga po. Ayan o. Ay, dito na lang pala. Ayan o. Ito po yung isang unit. Ayan. Ito po kasi is tiles na may pagka parang ang peg neto is parang bricks o deco stone ang peg niya, pero tiles po ito. Ayan. Itong second unit po yata to. Narito po kasi ako, tatlo kasi to. So, ito po, ganyan po pala yung itsura niya pag napahiran na siya ng sealer, oh. Naging glossy na. So, pinahabol po to ni ma'am na papahiran ng sealer gawa ng syempre exposed siya sa init, sa ulan. So possible yung lumot, 'di ba? Magbahay diyan, ayan. So yung mga ganitong klase po ng tiles na parang deco stone ang peg, mas maigi pong lagyan niyo ng sealer. Ayan. Naging glossy looks. Ayan, naging glossy look siya. Ayan, parang naging wet look. So, dito nga po pala, ulitin ko lang, yung roofing dito is mag-extend kami. Then, lalagyan po namin siya ng parang gutter. Para dito po ang bagsak niya, sa isang side lang. Hindi siya sabog dito sa baba. Ayan po. Bali, dito naman po is meron tayong floor drain. Ayan o. Ayan po siya. So, yan lang yung naging suggestion ka sa may-ari na maglagay kami ng parang gutter. Tapos, ang gapang po ng tubig is dito. Sa side lang po siya. Hindi siya sabog o kalat dito sa pinaka-laundry area. So, yung ating mga glassware ng ganito. Ayan. So, bali, doon po sa mga nagtatanong, no idea po ako magkano inabot ito. Gawa ng sila ma'am po, kanilang contact po ito. Ayan. So, doon nga po pala sa mga ganitong mga ina-advise ko o sinasuggest ko, wala po akong cut dyan. Wala po akong cut dyan. Minsan binibigyan lang po ako ng pang-merienda na sinashare ko rin po sa team namin. Ayan. Ayoko po kasi nagkakaroon ng mga commission sa ganyan, sa totoo lang. Ayan. Magsasuggest lang ako sa inyo, pero wala po akong commission o cut dyan. Kung bigyan ako, thank you. Pag wala, okay lang din. Ganun lang. Kaya minsan kung meron kayong gusto o isasuggest na papagawan nyo po, pwede naman. Mas okay nga po yung ganun eh. Para mas makapili kayo. Diba? So, bali, continue yung paglalagay ng tile grout. Yung mga gilid-gilid. Ayan.
Ito yung aking ano, vacuum. Yan, malaking bagay talaga pang may vacuum.